sepulpo. Ma'am, Jesus, eso, salgan con las ramas que la saquen, que voy a bondar. Ako po'y lumalapit sa inyo. Humingi po ng konting tulong. Hinatid po ako dito ng ako po. Ako po si Tess Pineda. Kilala po bilang lola ni Charis Pempeco. May sakit po ako. Ang titi ko po lagi. Tatlong araw na 160 over 100. Pwede po ba ako matulungan makapagpa-check up man lang ako? At kung mari po sana na makatulong ako sa taong nag-aalaga sa akin. Gusto ko po magkaroon ng makina para makapanay kahit paunti-unti. Kaysa po ako'y lagi na lang nakapaupo na katanga. Nag-aalala sa pamilya, nag-iisip at hindi ako naalala ng pamilya ko. Lumalapit po ako sa inyo, humihingi ng tulong. Makina po at saka pinansya. Para mapacheck up ko po yung mata ko. Ito pong nagdaan taon ako po'y na-stroke. Sabi na doktor, nakatira daw po ako ng bugat sa ulo, sa palo. Pero pinilit ko pong makarecover. Wala na po kasi akong mapabili ng gamot. Gusto ko lang po maghanap buhay kahit konti. Kumita kahit konti. Wala na po akong pinaybinenta na nilang lahat. Hindi naman po ako sinusustentuhan kahit piso. Pasensya na po. Kung ako ko, Setul po, kilala niyo po ako. Gusto ko nga po magpunta sa inyong opisina. Hindi ko magawa. Dahil malabo na pong mata ko. Wala po akong kumilikas. Nakiusap lang po ako dito sa mayari ng cellphone na ito, nag-video ako para magkaroon ng communication sa inyo. Hindi po ako nagpapahamag. Masama pakiramdam ko po. Kung isa nakatayo ako, bigla ako napapaluhog. Apat po ang anak ko. Yung panganay, sa Victor daw. Yung pangalawa, nasa Magallanes Lopez po. Si Raquel nasa Tagdilaw po, yung mami ni Charis. Galing po ako doon. Dinala ako ng mga kabatiran ko doon. Hindi ko na po. Gusto ako po makarating doon, pero hindi ko po alam na may batas pala. Pagdating ko po doon sa kanila, sabi sa akin, sino mang magtanong kung ano po si Charis Tempeng ko, itinay ko. Dinasabi ko po, ako po, pinatupo ako ng bote na may yelo at tubig galing sa prison. Pinamahan po ako sa likod. Sabi po sa akin, sira daw ang ulo ko, baliw daw po ako. Lumayas ako sa kanila. Nagsikap po ako na magawa ng paraan. Nagkataon po yung pumampon sa akin ngayon. Nag-iisa rin sa bahay, may edad na. Dito na lang daw po ako sa kanila, dito sa may mabuhay lang po na. Pumayag na po ako, isa na hirapan po ang damdamin ko. Lagi ako may tumura ni Raquel. Nagsikap po ako kahit po single po doon lang. Nagpahatid ako doon sa kapatid ni Charis Pempeco.
po ang dinala ng ama. Siguro kaya pumayag siya na awamin siya sa akin. Napatid po ako rito, skeletons na ako. Pasensya na po, hindi ako nagmamakaawa. Yung pumbuso, binibigay ako doon. Isang oras lang daw po ako tumira sa kanya. Mababalim na siya. Kaya ano po bang ginawa ko sana sa kanila? Parang ganito yun nila ako. Nagsikap naman po ako sa buhay ko. Nagpunder ako. Pagkagaling ko sa Saudi, wala na po akong punandar. Kahit isa. Pasensya na po. Sentul po, kilala ako ng mga magulang nyo dahil mananay ako ng pamilya nyo. Wala na po ako malapitan. Buti naman sa buhay ko itong batang ito. Napakiusapan ko. Video nga yung message ko sa lahat ng taong nakakakilala sa akin. Hindi na po maganda pakiramdam ko. Pagka po natatayo ako na nahampas ako, pasensya na. Lugar na ibang tao po nag-aalaga sa akin, dapat sana pamilya ko. Charisse, bakit ba ako kinabito na? Yung ibang tao binubuhay mo, pinakakain mo. Pero ang lola mo kahit kiso, hindi mo naalala. Kung ako'y naging masamang ina, kung ako'y naging masamang lola, saan di pa rin kayo nagpulaan? Ano ba sana ko sa inyo para magigantihan niyo kung nagkabito? Sir Rafi, alam kong nagiging customer to dyan si Ramel. Ang mga kasaklaman ay sinasabi sa inyo. Ang iba doon namin. Nilipas po ako. Dalawang kitna na lahat galing sa akin. Abagan po natin mga kapuso kung anong tulong ang maibigay ni Sir Rafi Tolfo, Ma'am Jessica Soho at ni Sir Boy Abunda. Salamat po sa inyong panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe kay Vic Bars Migo.